This is Pinoy Car Reviews, and you're watching my first mini-series. This is the first of my 4 episodes. This is the introduction. Now, why do I want an introduction? Kasi gusto kong ma-understand yung kung bakit ko ginagawa itong mini-series na to. Ginagawa ko itong mini-series na to kasi masyado yung stigma ng tennis cars. Simula nung pagdating ng Cherry, ng mga ibang brands na hindi ko medyo naalala na. Pero, yun nga, may stigma sa atin ang Chinese cars na unreliable, walang after service, sira-sira, yung mga ganun, no resale value. Ngayon, last year, 2019, nagkaroon ng flood ng Chinese cars ranging from the top 3 na sa tingin ko na meron silang magdadala dito sa Philippine market, which is, oh no, yes, 3 muna, which is MG, GAC, and Geely. Bakit ito? Because MG, as of this year, ng end ng year, nag-report sila na nakagawa na sila ng 20 dealership, which is very fast for 1.5 years of launching. Ang Geely naman, nakita nyo naman, marami na kayo nakikita sa kalsada ng product nila, Geely Courier. And sobrang ganda ng after sales nila kasi meron akong kaibigan na meron siyang Geely Courier. Pumunta ka, meron silang mga seminars na pinuntahan namin. Tinuturo nila kung paano yung PMS, yung servicing, kung paano kung nangyari to, kung ano na gagawin pag ito. Yung mga ganun, yun yung maganda sa Geely because tinuturuan nila dahil alam nila may stigma yung Chinese cars dito. Next, bakit GAC? Kasi isa to, dinala to ng isang prominent na businessman dito, si Chavit Singson. And it's a luxury brand sa China, ang GAC. Nakita nyo naman yung level ng design ng GM8 nila, J8. Inaano ko lang sa inyo na maganda tong brands na to kung makaka-deliver sila sa promise nila. So, i-understand ko sa inyo kung gusto nyo tong brands na to. Ito ang kailangan nyo i-look out. Ang episode 2 ko is about Geely. Episode 3 ko is about MG. At ang 4th episode ko is about GAC. So, yun lang muna. See you on episode 2, 3, 4. This is Pinoy Car Reviews. Please like, share, and subscribe. Bye!